kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Isa sa mga makontrobersyal na anak ng dating Pangulo ng Pilipinas na si Cory Aquino. Bunsong anak ng dating senador na si Ninoy Aquino na kinukonsidera ng iilan na bayani ng bayan na siyang naging mitsa ng pagkaroon ng people power noong 1986. Imbes na pasukin ng politika kagaya ng kanyang kuya na si dating Presidente Noynoy Aquino, si Chris o Cristina Bernadette Cuanco Aquino ay pinasok ang mundo ng showbiz. Siya ay binansagang the queen of all media. Naging makulay ang buhay pag-ibig ni Chris nang siya ay nagkarelasyon sa isa sa mga batikang aktor ng Pilipinas na si Philip Salvador, kung saan ay nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na si Josh. Tad-tad ng kontrobersyal at kahihiyan ang inabot ng komedyanteng si Joey Marquez nang inilabas ni Chris Aquino ang mga hindi magandang kwento tungkol sa pangyayari sa naging relasyon nila noon, July 10, 2005, nang magpakasal si Chris Aquino sa isang PBA player na si The Man with a Million Moves, James Yap, at nagkaroon ng anak na si Bimby. Pero 5 taon lang ang itinagal ng kanilang pagsasama at nawasak rin ito. October of 2021, nang inanunsyo ni Chris Aquino ang kanyang engagement sa politikong nagngangalang Mel Senen Sarmiento. Pero 3 buwan lang ang makalipas at napunit na rin ito. 2018 pa lang nang magkaroon si Chris Aquino ng chronic spontaneous urticaria. Kalaunan ay na-diagnose ito na mayroon siyang autoimmune thyroiditis. Kaya para magamot siya sa kanyang maselang klase ng sakit, ay dapat siyang mamalagi sa Amerika. Kaya simula noong nakarang taon ay nasa Orange County, California na si Chris Aquino. Habang tumatagal ay tila hindi maganda ang nagiging resulta ng kalagayan ng kalusugan nito. Hindi pa rin makaya-kaya ng mga doktor kahit na sa Amerika na mismo ang pagalingin si Chris Aquino sa kanyang sakit. Ang tanging iginababahala ni Chris Aquino anuman ang mangyari sa kanya ay ang magiging kalagayan ng kanyang 2 anak, lalo na si Josh. Kahit alam ni Chris na delikado ang kanyang kalagayan, pero hindi ito basta-basta sumusuko. Pinipilit nitong lumaban at magtagumpay para kay Josh at Bimby. Sa Valentine's Day episode ng programa ni Boy Abunda, ay kanyang na-interview si Chris Aquino via Zoom, kung saan ay kanyang pinahayag ang sitwasyon ng kanyang kalusugan. Kitang-kita ang malalaking pagbabago sa pangangatawan ni Chris Aquino, kahit mismo pati boses niya ay dahan-dahan nang humihina. Ito ang ilan sa pahayag ni Chris Aquino patungkol sa kondisyon ng kanyang kalusugan. May tama na yung lung ko from my autoimmune illness na Serge Strauss. That was because may comorbidity na ako. Tapos tinamaan ako ng COVID while in Houston when we first arrived here. So what was alarming was that sobrang bumagsak yung hemoglobin ko. That's part of our yung CBC panel natin. I'm trying not to go too medical, but yung hemoglobin kasi is very important dahil yun ang may dala ng oxygen dun sa ating mga red blood cells. Right now, meron akong chemotherapy, which is an immunosuppressant, that's methotrexate. That picture that you're showing right now, Boy, okay. Yung magang-magayang sa mukha ko at marami akong rashes, I sent that to you because, unfortunately, meron akong 5 na autoimmune condition na nag-hello ngayon. If you'll allow me, pangangalanan natin, I'll start with October of 2018, na-diagnose ako with autoimmune thyroiditis and yung chronic spontaneous urticaria. Yun you're familiar with because nakikita mo na minsan papasok ako na punong-puno ng pantal yung buong katawan and meron akong mga, after that, malalaking mga pasa. So that was something I went through and it was being treated already, no? 2022 via Xolair, another biological na gamot. But then, it was in April of 2022 na lumala and na-diagnose yung Serge Strauss.
yun ngayon yung pinaka-kontrabida sa buhay ko. Because, itong Sherds Strauss, okay. Yes, another name for it, if they will Google, it's EGPA. Pero pinadali ko na lang dahil ang hirap i-memorize nung buong EGPA, what it stands for. Ang problema, boy, is that it was diagnosed nung nasa phase 3 na ako. And that's the last phase. It's my right lung, boy, na nung gumawa kami ng buong chest and up to the stomach na CT scan, nakita nila na meron na akong maliliit na nodules at tama. Meron mga, parang kung ito yung lungs ko, parang may mga scratch marks kang makikita. Okay. Parang may mga sugat na. Dahil nga hirap na yung right lung. Dahil until now, part of Sherds Strauss is that you have this persistent dry cough at nagkaroon ako ng adult onset, meaning ngayon na matanda na ako, ngayon ako nagkaroon ng asthma. Yung sa akin, yung pamamaga, hindi lang sa labas ng puso, kundi dun sa middle layer. And the problem there is, my heart has to work. Kung yung sa'yo, normal na kailangan siyang tumibok para makahinga ka, makagalaw ka, gumawa ka ng mga normal na activities. Tapos yung heart rate mo would be, for a normal person, in the 70 to probably 90 range. Ako, boy, maglakad lang ako papunta ng banyo or mag-attempt ako dahil sinusubukan ko talagang magdagdag ng timbang. Biglang pag tinest na ako, because I have a cardiac monitor dito sa bahay, biglang ang heart rate ko 120. May point na umabot na dahil nagtagal ako, na-enjoy ko yung bathtub, tapos nung nagbanlaw ako, it was 146. On Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. Kagaya ng kahit na sino ay ayaw na ayaw pa talaga ni Chris Aquino na mawala sa mundo. Kaya pilit siyang lumalaban kahit na walang garantiyang malalagpasan niya ang hamon sa kanyang buhay. I really want to stay alive. I mean, sino ba naman ang sasabihin na handa na akong mamatay? I don't think any of us can say that. Dahil sa sitwasyon ngayon ni Chris Aquino na walang kasiguraduhan na sa anumang oras, ay maaari siyang mawala sa mundo. Kaya minabuti na niyang ihabilin sa kanyang kaibigan na si Boy Abunda ang paggabay sa kanyang dalawang anak. That's why I want to take this opportunity, boy, na magpasalamat sa'yo because nangako ka sa'kin. You also promised me, sorry din sa show mo, pero you said na kung mabalitaan ka, tawagan ka ni Alvin, sasakay ka kaagad ng aeroplano to be here with me. I love you so much and I'm entrusting them with you because the two will actually be going home by the first week, in 2 weeks. Kahit na ganito na ang pinagdadaan ng hirap ni Chris Aquino at nangangailangan ng dasal at pag-unawa, pero marami pa rin sa mga netizens ang may matinding galit o inis sa kanya na ang iba sa kanila ay nagsasabing kung ano man daw ang nangyayari kay Chris, ito raw ay isa ng karma dahil sa sama ng kanyang ugali. Ito ang tanong ng maraming tao. Bakit ang hirap gumaling ni Chris Aquino? You have the best doctors, you have the meds there. Bakit ang hirap-hirap pagalingin itong mga sakit na sinasabi? Just very quick, Chris, we have 2 minutes. Okay, pinakamabilis na sagot, as simple as Biogesic, as simple as Ponstan, Advil, yung mga fever reducers, lahat yan allergic ako. Lahat ng gamot, na halos lahat ng antibiotics, allergic ako. Yung mga steroids na binanggit ko, lahat yan may side effect sa akin. Mabibilang mo siguro sa 10 daliri kung ilan lang ang pwede kong gamot na pwedeng i-take.
Malamang sa ganitong sitwasyon ngayon ni Chris Aquino ay nagsisi na ito sa kung anumang kasalanang kanyang nagawa noon at humingi na rin ito siguro ng kapatawaran. Kaya kahit bilang kapwa-tao na lang ay mas mabuti sigurong galangin na lang si Chris Aquino at isama na rin sa ating mga dasal. Ikaw, inis ka ba kay Chris Aquino? Will you believe my sister Viel said, I hope may nag-ayos sa iyo, I hope bis kang okay dahil ayoko na kaawaan ka ng mga tao at ayoko matakot sila na ililibing ka na. Okay. No, I refuse to die. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador.